Sing. First things first, hindi talaga ako marunong mag-gloves. Hindi ako sanay. Naka-full gloves pa ako. So, what is up guys? It's Road Game here. On the way na tayo pumasok sa trabaho. Dumala ako sa site. So, to first day ng gloves na to. Ang Komine GK225. Bali, tawag itong break-in to. Break-in para... para ma-break in. Ano ba gusto mong sabihin? So ayun, as you may know, hindi talaga ako nag-gloves. Pagka mga long ride lang. Pero pag yung mga biyaheng papasok sa trabaho, may pupuntahan na ganyan, hindi talaga ako nag-gloves. Pero eventually naman, habang tumatagal at lumalalim yung pagnanais mo sa pagmumotor, eh... matututunan mo ring tanggapin na kailangan mo talaga ng gloves kasi iba pa rin ang safety. Oo, medyo hassle yung magbubukas ka ng bag, kukunin mo yung susi sa bulsa mo na naka-gloves ka na, pero maliit na bagay lang yun kumpara sa pwedeng gawin ng gloves sa buhay mo. Hindi natin masasabi yung accident, di ba? And to think na ilang beses na rin akong na-slide na hindi nakasuot ng gloves. Ayun, gus gas ang inabot. Boss Chip, tamat po. Siyempre, kailangan natin sumaludo. So far so good, pero nakakapanibago talaga dahil medyo hindi talaga sanay. Kitakapos yung pagbubusin ako pag nagsisignal light, medyo ayun, pero kasama yan, break in. So bigyan ko kayo ng history sa paano ko nagka-gloves. Ano yung mga napagdaanan ko ng gloves, ano yung mga nagamit ko ng gloves. Bale, nung nagkaroon ako ng motor, unang-una ko nabiling gloves is yung parang tela lang, yung ganto. Then sumunod, nung medyo yun nga, nag-ride na kami, nag-long ride na, advisable na bumili ka ng bagong gloves, pero hindi pa rin yung ganto, yung full gloves. Tawag dun, ang nabili ko, yung mga nabibili nyo lang sa motorcycle shop, yung may cut, yung labas yung daliri. Medyo komportable pa ako doon kasi yun, makakabunot pa ako sa bulsa ng mga barya, ng pera, or sa bag. So kaya yun yung pinili ko. Ang problema noon, nasusunog pa rin yung kamay ko, yung mga balat ng daliri ko. Tapos yun, hanggang sa nawala na lang yung isang pares nung ginagamit ko nung huling ride namin sa Infanta. Pag uwi ko noon, nawala na yung isang pares noon eh. Tapos ang tagal na uli bago ako nawalan ng gloves. Buti na lang nag-lockdown kaya hindi rin nakapag-ride ng malalayo. Kung hindi, mapipilitan na akong bumili ng bagong gloves. Pero nagtitingin-tingin na ako sa mga motorcycle shop, which is ang mamahal, nasa 300, 350. Pero yung mga matitigas na klase, yung matitigas na tela, sabi ko, parang kung ganun lang din yung presyo, mag-aantay na lang ako, makaipon, para makabili tayo ng gantong klaseng gloves, which is Komine GK225. Kasi sobrang lambot niya. Tawag doon, hindi pa siya ganun kasakit sa kamay kapag medyo malayo na rin naman yung binyahe ko papasok ng Marikina galing sa Pasig. So far, wala akong naramdamang sobrang ngalay, sobrang sikip. Kasi yung isang gloves ko na isa, yung nabibili nga lang niya sa mga motorcycle shop, kapag ka tumatagal kasi sobrang sakit niya sa kamay. Sige po. Then
Then paano ko ba na-acquired? Paano ba tayo nakabili? Paano ba tayo nakakuha ng gantong gloves? Well, we have some friends na nagmamahal at sumusuporta sa channel natin. At ayun nga, nabanggit ko sa kanya, nababash ako lagi eh. Kasi hindi nga tayo nagka-gloves. May mga comments din naman ako natatanggap na wear some protective gears. Siyempre, nakikita nila high speed tayo ng kaunti, nangangamote tayo. Tapos wala kang gloves. Tapos yung tawag dun, yung mga ginagawa mong video kadalasan tungkol sa safety, tapos ikaw wala kang ka-safety sa katawan mo. So yung tao na yon, si Vin, meron siyang di naman store pero seller siya, reseller siya ng mga motorcycle gears, mga Kumini jacket, basta meron din siyang mga gloves, knee pad, vest, pouch, basta anything na related sa motorcycle gears, meron siya. So guys, check niyo yung page niya, ito yung page niya, si Bessie Motorcycle Gears. So yun nga, check nyo, tapos inquire lang kayo sa kanya. Marami siyang jacket at gloves, basta lahat yung ano nabanggit ko kanina meron siya nun. Inquire lang kayo sa kanya, affordable price, tapos pwedeng shipping or pwede nyo siyang puntahan sa mismong bahay nila kung trip mo. So yun lang, so far talaga nakakapanibago, hindi ako sanay ng nagkaganto pero I had to. Kasi kung plano ko talagang magta-travel, once na maging okay na ang lahat, kailangan ko siya. Kailangan na kailangan natin ng gloves kasi para safe din naman kahit pa paano. Dahil daliri ang puhunan sa akin. Bukod sa utak, daliri ang puhunan. Hindi natin ma-outcome yung nasa isip natin kung wala tayong mga daliri. So protect yourself. So, ito na, isa rin ito sa mga pinangako ko nung matatapos yung 2019. Ito, new vlogging camera. Itong bagong motor. Gloves. Ito, may gloves na rin tayong bago. Alam niyo na yung susunod. Baka naman! Hoy, baka naman! Joke lang, ngayabang yun. Hindi, baka lang naman. Diba? Ito na lang eh. Bago yung motor, bago yung motorcycle gloves. So that is it guys, thank you for watching for this walang kakwenta-kwentang vlog. Start pa lang to ng mga pwede kong i-share pa sa inyo. Sobrang excited akong gamitin talaga tong gloves na to. Baka kahit mamaya nagko-computer ako, ginagamit ko to eh. Wala tayong tissue. Tango pa to yun. Wala tayong So yun lang, thank you for watching, this is Road Game, thank you sa, ito, sa Bessie Motorcycle Gears, salamat sa suporta, sa pagmamahal, yun lang, maraming salamat at peace out!